Hello? Hello, Sarah. Nasaan ka? Nasa trabaho. Bakit? Nakalimutan mo na ba ngayon ang alis nila Edward? Ano? Asan siya? Kasama mo ba siya? Pwede ko ba siya makausap? Kausapin ko lang siya, oh. Naku, hindi na. Nasa loob na sila ng eroplano. Kaka-take off lang nila. Sarah? Hey, Sarah. Tika lang. Malis na si Edward. Wala ko nakapagpaalam sa kanya. Papatunayan ko kay Mama na malinis ako magtrabaho. Hello, kamusta na? I need you to do your job as planned. Pero meron akong idadagdag na ipapagawa sa'yo. Magandang umaga. Good morning! Tiyak ko na. Thank you. Siguro dito na ako upo. Bakit? Eh, kasi hindi na naman kita dapat tinuturing na driver eh. You're considered a friend. Tsaka, para mas madali na rin yung kwentuhan natin. Eh, kasi hindi komportable dyan eh. Mas maganda sa likod. Okay lang. Ako na yung book. Amazing! Alam mo, naisip ko lang ha, kung mag-change ka ng career path, why not mag-organize ka kaya ng events? Diba? Parang ganito lang. O, na-post mo na ba to sa Facebook? Nako, siguradong magte-trending ito for sure. Oh, thank you, ikaw talaga. Ganda. Grabe. Can I see the photos? Ay, sure po. No, 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 it's okay. Sit down, sit down. Ang galing po, diba? Ang galing ni Kara. Mm-hmm. Tsaka marami pa po dito sa laptop niya. They're very simple, pero classy, pati elegant. Ang ganda. Thank you po. Thank you. Kamusta naman yung tulog mo kagabi? Sana wala na ng gulo sa'yo. Wala na. Buti naman. Before I forget, meron pala akong thank you gift. Ha? Nagluto kasi ako ng baon. Naisip kong damihan na para mabigyan kita. Kaya naman, sana hindi ka na nag-abala. Okay lang yun, no? Favorite ko to. Sana magustuhan mo. Carbonara! At paborito rin yun ng isang anak ko. Talaga? Nice! Sigurado ako magugustuhan yan ng anak mo. Kung di mo natatanong, specialty ko to, no? Ayan. May masarap nga. You know what, Kara? My fiancé is opening his company soon. Actually, very, very soon. And he is the founder of this website company. He created an app for home and office improvement. And he has planned to put up a launching event at medyo cramming stage kami ngayon because of his limited time here in the Philippines. At ako, nai-stress na rin. I know, Miso. Huwag kang ma-stress. Solution natin dyan, si Kara! Come here, Rose. My thoughts, exactly. I would really appreciate if you can help me, Kara. So I would really like to help, kaya lang wala po ko masyadong experience sa ganun. Kara, I believe in you. I know you can pull this off. And by looking at these pictures, I know you will do a great job. Thank you po. Is it a yes? Yes! Thank you. Kwento ka naman, ilan ba yung mga anak mo? What do they do? Aside from carbonara, ano pa gusto nilang pagkain? Dalawa anak ko. Parehang babae, kambal. Yung isa nga, mahilig sa carbonara. Tapos yung isa, mahilig sa pansit na may ketchup. Kambal nga sila, pero magkaibang magkaiba dahil yung isa lumaki sa Amerika. Yung isa naman, lumaki kasama namin. Ah. Parang interesting silang kambal, no? Sana one day, ma-meet ko sila.
Pwede naman. Ba't naman hindi? Talaga? Oo. Naku, Ishmael, I would really appreciate it. Wala kasi ako masyadong kakilala dito bukod sa mga kasama ko sa work eh. Bagong dating lang kasi ako dito sa Maynila, it would be nice kung meron akong ibang kakilalang tao dito. I'm so lucky to have met you, Ishmael. I'm sure kasing bait mo yung mga anak mo. Malandi ka? Teka nga lang, ano ba problema mo? Buti na lang pala dinalaw ko si Kuya para makita ko kung paano ka talaga lumingkis sa kanya. Teka nga lang, alam mo, hindi ka lang pala traitor, no? Malisyosa ka rin pala. Wala ba talagang matino dyan sa pagkatao mo? Pwede ba, Sara? Huwag mo ko gawing tanga. Alam ko yung ginagawa mo, kaya pwede ba? Layuan mo si Kuya. Alam mo, teka nga lang, gets ko na eh. Gusto mo ng gulo. Ah, gusto mo talaga? O yan, yan. Bibigay ko. Ah, yan. Ano, paano mo talaga? Ha? Alam mo, ikaw, malandi ka! Malandi ka! Alam mo, kung ano, sasabit ka pa sa ingat! Ewan ko saan, ano, pinag sasabala! Bitalo mo! Ay, bibig ko sa talaga kita! Kailangan niya sa akin! Bitalo! Kung ano pinag sasabi mo, hindi mo nalang sa'yo aminin, ikaw may kasalanan! Wala akong kasalanan sa'yo! Ilang beses ko masasabihin! At kung may problema ka sa akin, bakit mo dinadami si Kuya? Layuan mo siya! Pwede ba? Paano ko sabi ko totoo yung mga hinala mo sa akin? Pasensya ka na, huli ka na sa request mo eh! Saka, huy, 9 million yung utang mo, hindi pa pwede kuya mo na nagkabayara sa mga utang mo na yun? Kapal ng mukha mo, ha! Hindi pwede! At ang kuya ko, layuan mo dahil kung hindi, sasabihin ko to lahat kay Kara! Talaga? Ay, grabe! Grabe, natatakot ako, guys! Guys, natatakot ako, talaga, sobra! Talaga, matakot ka dahil kapag makarating to kay Kara, tignan lang natin, pupulutin ka sa kalsada! At talaga, alam mo, lumayo ko sa akin! Hindi mo na kailangan mag-assign ang panahon dahil magsasayang laki ng oras ninyo! Alam mo, pareho kayo ni Kara, no? Para kayong mga pusang di maihis sa takot na maagaw ko si Seth. Ganun ba kayo katakot sa ganda ko? Ganun ba? Wow! Wow! Sorry naman! Ang kapal ng mukha mo! Tantanan mo, kuya ko. Sinasabi ko, layuan mo siya! Layuan? E di ibalik mo sa akin yung 9 million ko para hindi ka hilo-talilong natakot dyan! Ano? Tumabak ka, ba't hindi ka makalap? Ano? Tapak mo eh! Tapak mo. Wala na akong gagawin. Hindi pa tayo tapos eh. Ano? Hindi pa tayo tapos? Tawad nyo nga ako. Sige, tumakbo ka! O, tapos na yung show, guys! Halika na! Bye-bye! Thank you! Kaya, ano ba yung pinamili mo? Kaya tulungan na kita ko! Salamat po. Ah? Mama, nag-shopping ka. Ay, may mga kailangan lang po. Nagkita po kasi kami ni Miss O. Nabanggit po niya sa akin na nagustuhan niya yung ginawa ko sa inyo ni Papa sa anniversary ninyo. Pinapasikaso po niya kasi sa akin yung launch party para po dun sa company nung boyfriend po niya. Ha? Party po ba ng trabaho mo yan, na anak? Hindi po, Ninang eh. Pero sabi po niya, babayaran po niya ako separately. Kaya lang nahiya naman po kasi ako tumanggi dahil ang bait-bait po sa akin ni Miss O. Ibig sabihin, nung nagugustuhan yung trabaho niya. Oo. Opo, Mama. Alam niyo po, ang problema ko nga po, gahol na po ko sa oras eh. Dami-dami pa pong kailangan asikasuhin na detalye. Lalong-lalo na po yung sa Bulaklak kasi wala pong tumatanggap na ganung kalaking event. Tapos, konti lang yung oras na lang. Bulaklak? Ano ka ba naman, Kara? Itong mama mo natitira ng Bulaklak to noon. Ano? O di ba kilala mo yung nag-arrange nung para sa mga pagkiparada pang may piyesta, Bulaklak ng patay, tsaka ibang Santa Cruz. Santa Cruz, diba? Ano yun eh, nabalitaan ko meron na siya sarili ng bar. Alam ko meron pa ako number. Tatawagan ko. Mama. Ako, maraming salamat po. Lucille. Anong ginagawa mo dito? Maniningil ako. Nasaan na yung utang mo? Alex, wala ka pa talagang utak. Kapag nakita ka ni Mama dito, mas lalo kang walang makukuhang pera mula sa akin. Hindi ko problema yun, Lucille. Basta kailangan ko ng pera at may kasunduan tayo. Nasaan na? Eh, diba? Umalis ka na nga. Umalis ka na dito. Oh, hawakan! Umalis ka na dito. Baka makita ka pa ni Mama. Wala akong pakialam. Nasaan na yung pera ko? Akin na! Umalis ka na. Ano ba? Bitawan mo ako? Umalis ka na! Akin na yung pera ko! Alex! Anong ginagawa mo dito? Mama, pwede po ba? Kasi kailangan po talaga ng tulong eh. Kamila po ni Camilos yung kumikilos. Sige, sabihin mo lang sa akin, anak, anong kailangan kong gawin. Tutulong ako. Salamat, Mama. Ay! Kami rin ni Andy. Tutulungan ka namin, Kara. Malaking tulong po yan. Eh, ako din. Katulong din ako. Sir. Magandang araw po. Hello, magandang araw naman sa'yo, Seb.
Ano? Saan ba ako tutulong? May pinapasikaso kasi si Miss O organized na isang party. Well, for sure magandang gagawin mo. Katapos ginawa pa para sa anniversary ni Tito at Tita. Alam mo, sana nga. Sa tulong po ninyong lahat. Alex, pwede ba? Umalis ka na! Tatawagan na lang kita! Bakit mo ba ako pinagtatabuyan palayo? Yabang nito magsalita! Hoy, baka nakakalimutan mo, Lucille. Nasa mga kamay ko kung saan ka pupulutin. Malaki pa utang mo, bayaran mo na ako. Walang utang ang anak ko sa'yo! Kinakausap ba kita? Hindi ikaw ang kausap ko, huwag kang umepal dito. Si Lucille ang kausap ko! Lucille! Wala ka talagang ipinag-iba sa ina mo. Huwag mong idadamay ang mami ko dito. Bakit? Hindi ba? Gold-digging mistress ang nanay mo? At ikaw naman, gold-digging bastard! Bawiin mo sinabi mo! Ang anak! Pwede ba, Alexa? Pwede ba? Umalis ka na! Ako! Umalis ka na! Get out of my property! Lucille, pwede ba pagsabihin mo itong nanay mo? Ang yabang-yabang! Huwag niyo akong gagalitin, ha? Baka nakakalimutan niyo. Lucille, pinakidnap mo ko. At ito si Barbara, kinunsinti ka. Kaya baka gusto niyo magsumbong ako sa mga pulis para magsama kayong dalawa sa kulungan. Huwag mo kami pinagbabantaan! Tama nga talaga yung sinabi nila, no? Kung ano yung puno, yun din ang bunga. Kaya yan, tignan mo yung anak mo. Ganit, walang kaluluwa, katulad mo! Walang iya ka! Sobra ka talaga! Alex! Ano? Alex! Mga kumigil ka na! Mama, pwede ba pumasok na kayo sa loob? Ako nang bahala dito. Sige na! Pasok na! Alex, pwede ba? Tama na! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binibigay sa akin yung utang mo! Nasaan na? Ma'am, si Alice ba yung nagwawala sa labas? Oo! Ano daw kailangan niya? Wala pa rin nagbabago. Yung mana nila. Suka pa talaga sa pera yung babae niyan? Hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha yun. At hindi rin ako susuko. Kung sa tingin niya, bibigay ako. Nagkakamali siya. Hindi niya kahit kailan makukuha pera namin ni Lucille. Alam mo, magpasalamat yung nanay mo. Matanda na siya, kaya nakapagpigil pa ako ng konti. Pero kung hindi, ano nang nagawa ko sa kanya? Ito, pinapangako ko sa'yo, yun na yung huling sampal na matatanggap ko galing sa kanya. Pwede ba, Alex? Pwede ba? Stop being so overdramatic. You deserve that! Tama na! Alam mo, nandito ako para kunin yung pera ko. Kaya pwede ba, ibigay mo na sa akin yung utang mo? Humihingi ka na naman ng pera sa akin? Di ba kabibigay ko lang sa'yo? Para saan naman yung perang yan? Para kay Kuya. Ma'am Barbara, hindi sa nakikialam ako, pero siguro mas madali kung ibigay mo na sa kanila ang pera para sa katahimikan ng lahat. Akala ko gusto niyong mapabuti si Lucille, pero hindi ba dapat sa'yo magsisimula ang kapatawaran? Paano masiayos ni Lucille kung nakikita niya pati kayo puno pa rin ng galit? Iba ako. Iba si Lucille. Sigurado ako sa bawat kilos ko. Pati kuya mo? Naniningil na rin sa akin? Hindi. Wala siyang alam dito. Gusto ko kasing ilayo si Kara sa kanya. Gusto ko, mawala na sila sa buhay namin. At gusto ko ibalik yung buhay namin ni Kuya noon. Yung buhay namin na masaya. Nung okay kami, nung buo kami. Yung buhay namin na sinira ng mama mo noon. Yun ang gusto ko. Pwes, magantay ka. Nagkakaproblema ako sa kumpanya. Hindi ako basta-basta makakakuha ng pera doon. Hindi ko problema yun, Lucille. Ibigay mo na sa akin yung utang mo. Bibigyan kita ng isang linggo. Kung hindi, sa ibang paraan kita sisingilin. At hindi lang yung kumpanya mo ang babagsak. Sa kulungan ka na rin pupulutin. Si Lucille mapusok. She needs to be protected. Paano ko silang mapapatawad? Sinira nila ang pamilya ko! Kami na lang ni Lucille ang magkapamilya. Kaya gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Kailangan kong pahalagahan ang kapakanan niya. Alex, pwede ba? Huwag na tayong magbantaan. Di ba dapat kakampi ang turing mo sa akin? Pareho lang naman tayong gusto mangyari, hindi ba? Ang gusto natin, mawala ang swari sa mga buhay natin. Na. Maghahain kita. Hindi na. Ito na lang kakainin ko. Ano yan? Carbonara. Bigay sa akin ng pasahero ko. Burrito ni Kara yan. Oo nga. Titira mo nga siya mamaya. Teka. Ang bait naman ng pasahero mo.
Oo. Malaki pa sa salamat niya sa akin dahil sa pagtulong ko sa kanya. Pero alam mo, habang nag-uusap kami, naawa ako sa kanya. Kasi yun, nag-iisa siya. Wala na siya magulang. Tapos, ganun pang lalaki yung kinakasama niya. Mabuti na rin na nakahanap siya ng kaibigan sa'yo. Sa tingin ko, yung kailangan niya, kaibigan tsaka pamilya. Lalo na sa pinagdadaanan niya. Naman yan. Ha? Kapag ito? Ayan, sige, sige. Okay na lang. Good evening. Good evening. Oh, Mama. Ginabi ka. Huwag masabing pinagbigyan mo yung bastardang yun. Mama, hindi niyo dapat kinumpontra ng ganun si Alex eh. Let's not provoke her. Kaya, ibinibigay mo na lang palagi ang gusto niya. Kaya binigyan mo na naman ang pera. Pinapaikot ka lang nun eh. Nalulugi na nga yung kumpanya mo. Mama, pwede ba? Ano bang akala niyo sa akin, tanga? Pinagbibigyan ko lang yung Alex na yan para hindi ko na siya problemahin pa. Naman eh, dapat hindi na kayo nakikialam sa mga diskarte ko. Ang diskarte mo, sablay. Kapag hindi mo na-control yung Alex na yan, hindi yan titigil ng pang-aabuso sa'yo. Ikaw alam eh, nakikita ko tayo na madilim niya. Bakit ngayon ka lang? Ay. Eh, nag-inventory pa kami. Bilang kami ng bilang. Sakit-sakit na nga ng ulo. Tapos lang namin kumain. Kumain ka na ba? Hindi pa nga, Mama. Gutom na nga po ko eh. Upo ka dito. Liga. Ali, dito ka na. Upo ka. Paghahain kita. Ay, nako. Ayoko na talaga sa trabaho doon. Hindi ko pinangarap na habang buhay magtrabaho sa ganung trabaho. Hoy, Sara. Kaya ka nga nag-aaral, di ba? Eh, iwan ko ba? Eh, parang wala na ako ng gani. Bakit? Sayang naman. Eh, nakakaya lang, Papa, eh. Kung babagsak lang rin naman ako. Bakit ka naman babagsak? Eh, di ba, kaya ka nga tinuturoan ni Seb? Mama, pwede ba? Ayoko na makapagtalo sa inyo. Hayaan nyo na lang si Alex. At saka sana, huwag nyo nang pakilaman yung mga desisyon ko sa buhay. I'm just warning you, Lucille. Sa nangyayari ngayon, para kang kumuha ng bato na paulit-ulit mong pinupukpok sa ulo mo. Alam mo, nung isang araw ko kayo napapansin, parang hindi kayo napapansin na. Mag-aawal na naman ba kayo? Wala na. At I'm sure may iba na pwede magturo kay Sara. Alam mo, malas ko lang. Kasi kapag ikaw nagtuturo, may pumapasok sa kokote ko. Okay lang naman, Kara, di ba? Ayaw mo naman siguro na bumagsak ako. Oh, bakit hindi ka makasagot? Hindi kasi ako dapat yung tinatanong mo, dapat si Seb. Baka mamaya marami siyang gagawin. Siguro naman, maaawa naman siya sa akin kahit konting oras lang naman eh. Sige. Okay lang. Talaga? Ay naku! Thank you, Seb! Isasked na natin yan ah. Yes, ma'am. Pakitawag si Mr. Santos. Sige po, ma'am. Sabihin ko po pagbalik niya. Bakit? Nasaan siya? Ma'am, sabi po kasi ng secretary niya, may meeting po siya with other executives and shareholders. Kanina pa nga po silang umaga dun eh. Aga po nilang inisked. Eh, bakit hindi ko alam yon? Bakit walang nagsasabi sa akin? Anong kapalpakan to, Stella? Ma'am, hindi ko rin po kasi alam eh. Hindi ko po alam na kasama kayo dun sa meeting. Anong hindi ako kasama sa meeting? Eh, hindi ba nandun yung mga ibang executives? Ano ba ako dito? Diba ako ang may-ari ng kumpanya, eh bakit wala ako doon? Ano bang agenda nila? Sorry po, ma'am, pero hindi ko po kasi alam eh. Sige na. Sara. Seb, buti na dumating ka. Alam mo, excited na ako mag-aral. Tara na, start na tayo. Sige. Yung mga pinabasa ko sa'yo, basa mo na. Oo naman. Handang-handa kaya ako. Okay. Start na tayo. Seb,
Kara. Kara, ano ginagawa mo dito? Eh, magkasama kami. Bakit? Problema ba? Wala. Wala naman. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman kayo istorbohin eh. Gagawa lang ako ng report ko dito. Ah, ganun ba? May lahat ka ba after this? Parang ayos-nayos ka yata. Ako? Ano ko? Wala naman. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nasanay sa akin? Ganito lang talaga ako kaganda, lagi. Seb, tingnan mo nga kung tama to. Ito, oh. Saan? Ito? Ayan. Ito, oh. Tama. Sarah, mali. Mali? Akala ko nag-aaral ka. Patingin ako. Mali. Itong sentence na ito, dapat ito yung una sa paragraph. So, yun yung mali mo dito. Ah, ganun ba? Pasensya ka na. Hindi kasi ako kasing talino mo. Sarah, tinuturoan lang naman kita. Oo nga. Ano ka ba naman? Kaya nga ako nagsusorry sa'yo eh. Susorry ako kasi alam kong nahihirapan ka na sa pagtuturo sa'kin. Alam mo naman, English to eh. Hindi po mapasok sa utak ko. Ganun. Kaya nga, Seb, ikaw na lang magturo sa akin. Alam mo kasi si Kara, hindi naman talaga siya teacher eh. Eh, ikaw, teacher ka. Sumaba yung pasensya mo. Oh, okay, fine. Let's just concentrate, okay? Seb, tingnan mo si Kara, oh. Naiinis na siya.